kapag galing sa hirap, mas matapang sa buhay. Kung mapapansin mo ang mga taong matitibay sa buhay, sila yung mga taong galing sa matinding hirap sa buhay. Mga naranasang grabe sa bigat ang mga problema na kung mararanasan sa buhay ng isang simpleng tao, susuko at susuko talaga, aayaw at aayaw talaga. Bigla na lang titigil at tatanggapin na lang ang nangyari. Pero ang mga taong nag-decide na dumiretso lang sa buhay, sila yung matitibay na. Sila yung na-shape ang pagkatao dahil sa tindi ng hirap ng buhay o kaya sa tindi ng hirap ng sitwasyon. Talagang ang mga darating sa buhay nila sa future ay parang wala na lang. Tama, nanggaling na sila sa pinakamahirap, pinakamatindi. Oo naman, nasa kanila ang desisyon kung ayaw na nila. Pero ano ang pakinabang kung ayaw na sila? Sa bandang huli, sila ang talo. Sabi nga nila, bahala na si Lord. Malalakas ang faith ng mga taong ito. Pinanggalingan na nila yan. Kaya alam na nila na hindi naman talaga magtatagal ang sitwasyon nila. Sa mga nagdaan, napatunayan na nila na gagaan ang lahat. Lalo na kung sukuan time. Isinusuko nila lahat sa Diyos. Pwede naman talaga yun. Dahil kung sila lang yan, wala. Hindi nila kakayanin. Hindi nila matitiis ang lahat. Kaya dapat may laging aasahan. Kailangan may laging kakapitan. Kung malalaman mo ang buong kwento nila, hindi lang iisa ang kwento nila. Marami na. Marami ng pagkakataon na ang pakikipag-usap nila o niya sa Diyos ay napakatindi. Minsan pa nga, naiiyak pa yan. Naluluha. Dahil oo naman, hindi lang siya apektado sa sitwasyon niya. Damay ang mga taong mahal niya. Damay ang mga taong malapit sa kanya. Kaya kung magdasal siya, isinasama na niya lahat para panglahatan ang blessings na gusto niyang dumating. Kung titingnan mo ang buhay niya, maayos to. Kasi may guidance galing sa taas. Kapag naman isinuko na niya ang lahat, may direksyon na tayong makukuha sa Diyos. May gagawin na siya. Makikita mo at gagaan na ang lahat. Huwag mawalan ng loob, huwag mawalan ng pag-asa. Aayos at aayos ang lahat. Basta kumapit, basta maniwala. Sa mga taong naging cause ng malaking problema mo, akala mo lang yun, sila ang naging cause. Sa totoo lang, nire-ready ka lang ni Lord sa mas magandang plano niya sa buhay mo. Kailangan mo maranasan ang mga yan para mas umangat ka bilang tao, bilang anak niya. Sa buhay naman kasi, galing ang tibay at wisdom natin sa mga mahihirap na sitwasyon, sa mga mahihirap na problema. Mas matinding problema, mas matindi ang lesson, mas matindi ang makukuha na magagamit mo pagdating ng araw. Sa dulo, lagi namang maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and the future."